ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Sawing palad kayong mga Pariseo, nagbabayad nga kayo ng ikapo, ng yerba buena at ng ruda, at ng lahat ng gulay, at pinababayaan niyo naman ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ito nga ang dapat gawin nang di kinaliligtaan ang mga iyon. Sawing palad kayong mga Pariseo, gusto niyong mabigyan ng pangunahing upuan sa mga sinagoga at mabati sa mga liwasan. Sawing palad kayo na parang mga nakatagong libingan na inaapakan ng mga tao at hindi man lang nila namamalayan." Nagsalita ang isang guro ng batas, "Guro, iniinsulto mo rin kami sa pagsasabi mo ng mga ito." At sinabi ni Jesus, "Sawing palad din kayong mga guro ng batas. Ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mga napakabibigat na pasanin at hindi man lang nyo hinipo ang pasanin ng kahit isang daliri." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sawing palad kayong mga Pariseo. Binatikos ni Jesus ang maling pagpapahalaga ng mga Pariseo kaugnay sa pagsasabuhay nila ng pananampalataya. Nakatoon sila sa samot-saring alituntuning nakasaad sa batas habang kinakalimutan nila ang pangunahing utos na ibigin ang Diyos at ang kapwa-tao. Ang metikulosong pagtupad nila sa pagbibigay ng ikapu ng walang pag-aaninlangan maging ang maliliit na ani ng halaman ay upang maging mabuti sila sa paningin ng mga tao. Ito ang mapanlinlang na paraan ng mga Pariseo para maitampok ang kanilang sarili. Walang bahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang ginagawa. Sa halip, niloloko nila ang mga tao sa mapagkunwari nilang paraan ng pagiging banal. Maaring kinutya din ni Jesus ang mga Pariseo sa tuwing pinipili nila ang mga upuan sa harap ng mga sinagoga dahil sa paghangad nilang makilala sila ng mga tao at umani ng papuri maging sa mga pampublikong lugar. Nais nilang sila ay papurihan sa halip na ang Diyos ang dakilain dahil sa kanilang mga pagpapasikat at pagtawag ng pansin sa sarili. Nabigo silang maging inspirasyon para sa mga tao at hindi nila inakay ang mga tao sa Diyos. Tinutukoy sila ni Jesus na parang mga nakatagong libingan na inaapakan ng mga tao at di man lang nila namamalayan. Puno ng kabulukan at mga kalansay ang mga libingan. Kapag ang Hudyo ay humawak sa isang puntod, kahit hindi sinasadya, ituturing siyang marumi. Pagsasagawa. Kinatawag tayo ni Jesus na maging mga alagad sa katapatan at katotohanan. Isabuhay ito ng may pananampalataya sa Diyos.